Hello everyone, Stephanie here and welcome ka sa aking YouTube channel. Kung kapapanood mo lang ng aking mga videos, ay huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Hit the notification bell button para mabigyan kita ng plus points. Kaya kung tapos ka na, ay simulan na natin yung video. Okay, so para po sa video ito ay magta-try tayo ng life hacks o DIY ang pahaba ng kilik mata. At para makita natin kung talagang effective siya, ay dito sa right side po ng aking kilik mata ay gagamit tayo ng product na may instant pang pahaba ng kilik mata. At dito naman po sa left side, gagamitan natin ng DIY na pang pahaba ng kilik mata. So ito yung gagamitin ko sa right side ng aking kilik mata ay itong very sikat na Hyper Curl Waterproof Mascara ng Maybelline. Pasensya na, ayan. Yung pimples na to ay remembrance pa yan nung aking menstrual, red days, and children. So, dito na side ay yung, ano, yung Maybelline. So, tapos ako maglagay ng mascara dito sa right side. At sa left side po ay maglalagay po tayo ng ating DIY na pampahaba ng kilik mata. So yung gagamitin ko first na product ay yung pulbo. Tapos yung gagamitin ko rin po yung Everblenna na mascara. So ayan. So bago yon, gagamit tayo ng spoolie para malagyan po natin yung ating kilik mata. Ganito po. Ayan. Kaya dapat po malagyan yung ating eyelash ng pulbo. So ayan, nalagyan po siya kahit konti. Excuse my kilay, hindi ko ayos ng mabuti kanina. So, ito yung problema. May ganyan po talaga ang pangyayari kung saan. Nakakapikit tayo at nalalagyan po yung ating mata ng mga ganyan. Normal po yan na insidente. Ito rin po yung hindi ko gusto sa Everblenna kasi ano siya, hindi siya madaling matuyo. Okay, so ayan po yung resulta ng ano, gamit po yung pulbo sa malayuan, sa ganun mo talaga mapapansin yung paghaba ng kilik mata. Pero kung sa malapitan po, ay humaba naman po siya ng konti. Konti lang. Ay, ano, resulta. So, ito po yung gamit po ay Maybelline. Tapos, yung dito nun po ay yung may gamit na ano, pulbo. Kaya lang ang dungis niya kasi yung mascara na gamit ko dito sa right side ay yung Everblenna na hindi po siya kaagad-agad natutuyo. Iba pa rin po talaga yung effect ng ano, yung Maybelline na kahit hindi mo po siya gamitan ng eyelash curler ay humahaba po talaga siya ng kusa kasi yun po yung claim ng kanilang product, which is totoo naman. Tapos, so pwede rin natin gamitin po yung loose powder, kaya lang sila wala ako ng loose powder, so try natin yung so nalaglag na blush on ko, so para na siyang loose powder yung texture ng ano, yung product. Bubura ko muna yung aking mascara dito sa left side para makita natin kung same lang ba sila ng effect. Ayan, so natanggal na. Ayan. So ito pa rin yung gamit ko. Yung ginamit kong spoolie kanina. Wala akong iba eh. Tapos, ayan. Ayan. So nalagyan po siya ng konti. Tapos maglalagay na ako nito. Careful tayo para hindi na tayo maano, maaksidente. Ay, talagang naaksidente. Kaya po hindi po ako masyadong nagmamaskara kasi kapag nagmamadali ka ay talagang ganito yung mangyayari sa mata mo. Imbis nagmamadali ka ay maaari. So ulitin natin. Okay, so ayan, so nakita nyo po na wala pong pinagkaiba yung resulta ng mascara lang yung gamit at saka yung may dagdag na, may nadagdag na product na akong ginamit. So ito po yung mascara lang, tapos yung dito po ay yung may gamit akong
blush on at kanina ay gumamit din po ako ng Johnson's Baby Powder. So, kung gusto niyo po ng instant po na pampahaba ng pilik mata, ay mas convenient po na humanap kayo ng mga mascara na may instant curl. Kaya, kasi para makasave din po tayo sa time. Pero kung yung sadya mo or yung pakay mo ay pampakapal ng eyelash, gumamit po kayo ng mga product na kagaya po ng castor oil. So, pampahaba daw po kasi iyon ng pilik mata. So, ayan. Pero kung gusto niyo ng instant, so, don't settle for less. Gumamit po kayo ng product na talagang nagpapa-curl po ng ating eyelash. So, yung video pong ito ay ginawa ko kasi medyo na-curious po ako sa mga hacks-hacks na mga ganyan. So, gusto ko rin itry kasi baka naman po ay makatipid. Pero, I discovered nga hindi pala ito makakatipid. So, mas best ko na gumamit na lang po ng mascara na medyo high-end, para major lang. High-end para, yun, ma-achieve ko yung gusto ko sa aking pilik mata. Although, hindi naman po talaga ako always na gumagamit ng mascara. Minsan lang kapag feel ko, kapag hindi po ako nagmamadali. So, that's it for video today. So, alam ko na boring. So, marami pong salamat sa iyong panonood. At, magkita ko na muli sa sunod ng video. Bye!